Magandang araw mga kaberde. Today's video, bibigyan tayo ng tips kung paano mapapabunga o mapapabulaklak ang ating mga rambutan kahit na hindi sa panahon niya. At alam niyo, mga konting tips pa lang, tapos tips na rin para mapalaki, mapaluwang yung ating mga rambutan, na pag lumaki kasi yung rambutan natin, mas maluwang, syempre mas maraming bunga. So, gusto kong ituro sa inyo yun. Usually kasi, ang panahon ng pamumunga ng rambutan natin is magsisimula sa rainy seasons, mga June o July hanggang August o September hanggang umabot pa nga ng November. Pero usually, ganun yung mga time. June, July, magmulaklak na. Pero nakapabunga tayo ng mas maaga dahil sa mga ilang dahilan na ito. So, kung nakikita nyo, nakikita nyo, may bunga na yung ating rambutan. So, ayan, hanggang dun. Hanggang mga sa ibang lugar. So, kung paano napapabulaklak? Siyempre, kailangan kung may abuno kayo, magandang abunuhan natin ng triple 14, yung ating mga punong rambutan. So, kahit kaya itong malilaki, meron din. Tapos, kasi usually, ang isang nakita kong dahilan at paraan, kailangan na yung ating mga rambutan ay palaging natutubigan. Na, kasi kapag may tubig, may abono, may mataba ang nutrients, akma ang panahon, mamumunga siya kahit na hindi niya panahon. So, at syempre, kailangan nating linisan. Kita yung puno ng mga rambutan natin. Kita nyo? So, malinis yan, ano? Yung linis naman kasi hindi mo kailangan yung lagi mo kuhan. Ibig sabihin ko lang, huwag masyadong magapa kasi pag dinakita ng mga damo yung ating mga rambutan ay nawawalan ng gana yung punong mamunga. So, yun. Kaya kung nakikita nyo ngayon, meron tayong mga pabunga. So, yun o. Yan. Di ba? So, ayan o. Nakikita nyo ba? Ating mga pabulaklak. Ngayon, record natin to anong March na yun eh. March 21 pa lang. Sipin nyo, March 21, layo pa ng panahon nyo para mamunga, pero namumunga na siya, di ba? Gandito. So, ayan o. Kaya nga, dapat tanggalin yung mga mga sanga ng ating rambutan ito. Kung kita nyo siya, namumunga na agad siya, no? So, anong sikreto? Yung isa pang sikreto sa pagpapaluwang ng ating mga rambutan tree. Ang sikreto niyan, tinataga natin yan. Kapag panahon harvest season, kapag panahon ng harvest season, kung mamimitas tayo ng mga rambutan natin dito, ang ginagawa natin, pinuputol natin ng tuluyan. Kagaya nito, pag halimbawa nandito, dito yung ating mga bunga. Ang gagawin natin dito sa may puno na to, puputulin natin ganun. Yan. Ang tendency, dahil pinutol natin, magsasanga. Magsasanga na naman siya dito ng mas marami. At yun, yung mas magiging maluwang. Kagaya nito. Dati, pinutol ko to siya dito. Pinutol ko siya dito. Pinutol siya dito. Ang nangyari, nagkaroon ng mga iba't ibang sanga na mas marami. So, kapag mas marami sanga, automatically, mas maraming bunga. Diba? Itong mga rambutan namin kasi na to, mga kwantong mga dugtong. Maliit lang siya, pero sa paraan na yun, napapalaki natin yung ating rambutan. So, huwag natin kakalimutan yung mga basics. Pag-abuno, paglinis ng mga puno, then, tamang patubig at enough supply ng tubig. May posibilidad na mamunga ang ating mga rambutan kahit wala pa sa panahon. So, sana may nakakuha kayong kan? Sana may nakakuha kayong mga konting tips na makakatulong sa pagpapa-online ng inyong mga tanim na rambutan. At God bless, sana ay mag-share ka din ng mga experience mo, mga tiktik mo dyan. Ito pa si Mr. Green. Bye-bye!